sabi. Kung pa rin mag-step na tinatanggalin, ito ang naging pinakadumi, walang tatagal. Mga timing mechanism na ito natanggalin natin yung buong work natin. Ito lang wala. Pagkatapos na ito, ang nakitawag na bara. Yan, yan yung bara. Yung bara. Wow! Ito na natin yung mga overheat talaga. Yan lang. Pero bara yung mapagpalang araw. So meron tayong tutorial guys kung bakit nag-overheat yung makina. Although meron naman siyang tubig na maganda yung quality, pero ang problema is yung kanyang oil viscosity sunog na. So ang gagawin natin ngayon guys, magbubukas tayo ng makina para malaman natin yung main reason kung bakit yung oil na nilalagay na mumurahin ay nakakasira ng makina. So yun ang makikita natin ngayon sa isang Suzuki na Big Eye, DA63, DA64, DA52W at lahat ng mga tawag yan, mga unit na kasing handling tulad ng transformer or scrum, yung Suzuki ng mga multi-cab guys nga surplus. So tara, tingnan natin ang isang unit kung ano yung laman loob niya at malalaman natin kung bakit at ano ba talaga ang main reason kung bakit nag-overheat ang isang makina na engine oil ang naging reason. So tara, let's go. Samahan niyo ko guys, pag-usapan natin. Check natin ang actual. So tara. Okay, so magandang daan na itanggal guys. Tatanggalin natin yung una-una yung tawag niyan, yung kanyang flywheel. Okay? Si Brad Peng ang birada. So tapas na yung mechanism ng flywheel guys. So far, pwede pa naman yung marami. Okay, so balik tayo yung konti pag natanggal na yung ibang parts sa blood chain. Yun. So natanggal na yung kanyang intake manifold na nakabilty na yung mismo yung throttle body. Okay. Yung crankshaft pulley. Baklas na rin. Okay. So balik tayo yung guys pag natanggal na yung ibang part. Okay. Okay, so tatanggalin na natin yung crankcase o oil pan. Sige. Tingnan natin yung laman loob kung ano meron dito. Kung ano merong iwiw. Wah! Ano kaya meron dyan? Wah! Kita nyo, sobrang dumi. Laking ano. Kaya nalunod talaga siya sa dumi. Parang first time pero nabuksan ah. Tayo palang bubukas oh. May timing na siya daan. Check mo sa kabilang bed, meron na rin. Yan ang nangyayari. Pag ganyan kadumi yung makina mo, alas hindi tatakbo talaga yan. Tinan mo yung filter o barado na rin, oh. Oh, grabe dumi na, eh. Bakal na, oh. Yan, oh. So, yan ang nagiging cause ng problema. Sige. So, ibang part na naman tatanggalin natin yung sa timing niya, guys. Yan. Okay. Diyan pala, kita niya na yung dumi. Sobrang grabe. So kaya suggestion ko sa mga gumagamit ng ganito mga unit, kahit anong klaseng unit, kung gagamit kayo ng oil, kailangan sa fully synthetic. Huwag kayong maghinayang sa pera nyo, kasi pag naghinayang kayo, sigurado ganito mangyayari sa oil nyo. So sunugin niya yan at titikitan dyan sa buong mekanisimo. Okay, so huwag kayong magbibili ng oil na mumurahin. Kung makaya nyo magmobil o maghado, basta yung mamahalin, paghalagang 450 pataas ang presyo per liter. So fully synthetic talaga guys. Huwag kayo maghinayang sa oil, dahil kung maghinayang ka sa oil, masisira ang makina nyo, mas malaki ang damage. Okay? So tanggal ko tayo yung part eh. Yung part sa makina. Okay, so next step natin natanggalin is yung kanyang timing cover. Yan. Tingnan natin kung ano meron naman loob dito guys. Yun. Yan ka. Ta, grabing dumi oh. Kita niyo yan guys. Hindi makaya yan. Ganyan ka dumi, walang tatagal na makina. Ganyan ka dumi oh. Kita niyo naman yan oh. Oh. Check natin yung timing niya. Log na oh. Oh. So ito hindi naman kalaro ng maayos. Yung tusher niya, yung hydraulic tensioner tusher po ang tawag dito. Pag mga timing mechanism na ganito. So may nagtanong sa akin, so once magtanggal kayo nito, especially yung mga Ford, Fortuner, huwag kayong maghinayang na hindi kayo magpalit. Replaceable po yung sa ano nito, sa mga ibang unit na tulad ng Ford. Kasi isang gamit lang yan, pag tanggal mo na yan, kailangan magpalit ng bago. Hindi tulad nito, control to ng ano,
ng oil pressure. May butas po yun doon. May supply ng oil dito. Kaya ito kahit mo to, kahit linisan man to, okay lang ito. Pero ngayon, nakita nyo naman yung sistema. Barado siya. So yung oil pressure, may bara. Hindi nyo na kayang itulak yung guide. So mangyari, lalaylay na ito. Kaya hindi talaga siya sisipa ng malakas, walang power. Dahil yung timing lihis. Okay? Kita nyo naman yun guys. Napakadumi. Okay, so tanggalan naman tayo ng itong portion. So ang brake master, lang quit na kumaan. So time na lang ako na. Ayan o. Ayan o, control ito ng kung ano, ng oil pressure. Ayan o. So once oil sludge marami, so hindi na kayang itulak yan. Kaya maglalaylay talaga yan guys. So, kita nyo naman yan o. Amitim na, parang kulay kape. Hindi makaya yung dumi nito guys. Grabe. So halot ang ang gumamit, talagang hindi niya pa gano'ng kabisado yung makina. Kasi kumbaga sa tao, pag once na malakas na kumain ng karne, so magkakaroon ng clogging yung mga ugat, mga ugat mo, mga artery. Ang din mangyari doon, once na nag-clog na yon, babara na yon, masabog na yon. Ito naman diba, sa makina, pag nag-clog yan, hindi na siya sasabog, kundi iinit lang siya. So overheat pa rin siya, kahit sabihin na hindi siya naubusan ng tubig. Okay? Kasi baka akala nyo, ang overheat lagi, walang tubig. So, nagkaka-overheat din sa magitan ng ganitong itsura. So, ito yung cause ng main overheat, guys. Kaya tandaan nyo yan, guys. Yan ang kailangan na once na mag-isasakyan kayo, kailangan will maintain yan ang oil. Kailangan yung oil mo fully synthetic at hindi kulay brown or dark brown o chocolate. Kailangan kulay oil talaga siya. Kung maaari, mag-brown man siya, hindi talaga as in brown, okay? Kasi yun ang nagiging cause ng overheat. So tandaan yung mabuti yan guys. So yung mga pasilip ko sa inyo, mga basic pointers yan ng isang mga mekanikong tumitira. So ang tawag dito is overheat na siya sa oil. Okay, so wala na siyang sipa, wala na siyang power, okay. So hindi man siya totally nag-overheat sa cylinder, pero overheat talaga siya sa magitan ng kanyang oil sludge. Yung oil sludge ang problema. Ado guys, tatakado. Bulitsing na si Red Pink. So tatanggalin natin yung dual overhead camshaft, yung kanyang mga cam, yung kanya cap, cam cap ang tawag dyan, camshaft cap or cam cap. Eh depende na sa'yo kung paano mo siya papangalanan. So balik tayo guys pag natanggal na yung buong mechanism para makita natin yung problema dun mismo sa kanyang mga piso, kung ano yung issue dyan, okay? So sige, balik tayo may konti pagkatapos sa mga ilang minuto. So ang tawag dito, engine oil overheat. Hindi na siya overheat na tubig, kundi mismo yung oil na sunog talaga. Tagal na. Okay. So, isa lang muna. Ayun. Kailangan namin yan na hindi siya nagandaan ng malpin. Okay. Yan na. May marking, may timing na timing mark. So, meron na yun. So, yung kulay. Kailangan mo 7 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 ka din na mula address timing. May iba kasi ito, walang kulay. Kaya ang gawin mo yan, bibilangin mo talaga yan. Bilang lang naman nandyan. So ayan na guys, kita nyo naman yung sobrang dumi ng engine. So ito yung pinaka worst na gist, no? Okay. So ito yung mahalaga guys, hindi magbalibaligtad yung piso. Ayan o. Kita niya no, once na mag yan, yung dumi, pag kumalso yan dyan, kakalso. So yung clearance niya magbabago dahil sa dumi, pabalik-balik lang. Tingnan niya yung dumi niya no. Yan na siya, yan na yung dumi na sasabi ko. So wala na siya. So tumatawid dito sa may piso na yan. Okay? So tanggal tayo ng cylinder head. Okay, so guys, natanggal na natin yung buong lahat ng bolt. Ito ako parang di magbulag nyo. So ang gawin natin yung magtanggal na tayo ng head. Okay, dito tanggalin siguro ni. Asa. So, ang tip ko sa inyo, pag natanggal niyo na 'yung cylinder head bolt, ang gagawin niyo bago kayo magtanggal ng head, so ibalik niyo 'yung intake, exhaust, saka
intake ay exhaust saka intake mani camshaft, dual overhead camshaft para hindi mahulog yung mga valve lifter na hydraulic valve lifter. Ayan o. Okay, kasi kung pag nahulog yan, magbabaligtaran yan, hindi na yan under ng maayos, magpapalyar na yan kasi nga hindi na sa kanya yung setting. Okay, tandaan nyo yan guys, kita nyo naman binabalik pa namin bago at ni-pull out yung cylinder head. Okay, so balik natin, so isa lang kulang. Pagkatapos yan, pull out natin yung cylinder head, mismo assembly. Okay guys, so pull out tayo ng cylinder head. Ayun, yun, yan ang marado yun. Kita nyo yung sasabi ko, ayan o, yung supply ng oil, nagkaroon na siya ng tatawag na bara. Ayan o, yan yung bara. Kaya nagkaroon siya ng overheat. Ayan, yan ang bara yung sabi ko sa inyo. Ayan o, supply kasi ito ng oil, dito babagsak yung oil. At ito naman ang supply ng oil, galing doon sa bomba. Tsaka ito. So, sila yung mga supply ngayon. Yung bagsakan ng oil, barado na. O, tigas o, yun, durog na. So, grabe lo, grabe yung bara o. So, kaya kayong mga owner, wag kayong mag-tubil ng ano, wag kayong mag-refill ng oil na mumurahin, kailangan fully synthetic talaga. Bahalag mahal, mahalaga solido naman yung ano nyo. So far okay naman yung engine niya. Check natin yung cylinder head. Okay, kita nyo na yung cylinder head guys, napakadumi. Ito naman yung ilalim. Tingnan nyo yung para guys, oh. Ayan o. Oh. Kita nyo, wala na siya halos daanan. Dapat nang butas yan eh. Tigas na oh. Hindi na siya makakakuan. Oh, kita nyo yan. Wala na siyang butas. Kunti na lang butas niyo. Oh. Barado na. Lalo na to. Oh. Wala na siyang supply. Oh. Okay. Kita nyo yung supply dumi. Oil sa head, nakabutang. Oh, wala nang supply ng oil napunta sa cylinder head, kaya anong nangyari? Wala talaga siyang ano, pitik ng oil guys, kasi nga barabara na siya eh. Okay, so yaks. Sige, balik tayo sa block. Bukas tayo ng main journal na. Ito na yung kanyang engine block guys. So ito yung kanyang bomba. Check pa natin ito yung bomba, Brad. Buksan natin yan. Check natin yung bomba kung okay pa kung napalitan na yan. So, ito. Itatanggal tayo yung main journal. Okay? So, break tayo guys. Tumatanggal na yung main journal. Shout out, Brad! Shout out. Sa mga nanonood ngayon na binubuksan namin ang makina ng V6E. G6A, okay. So, si Brad Ping guys, ang atong ano. Shout out sa Carsling TV, sa mga followers, sa subscriber. Please share this video guys. Maraming salamat sa inyong support. So, God bless. So, baklas tayo guys. Balik tayo pag nabaklasan natin yung main journal. Para makita natin yung laman loob ng main journal kung ano yung sira doon, okay? Okay guys, ito yung naging main cause. Ayan, tingnan nyo yung kilak niya. Ito, tanggal na. So, ano nangyari? Yung half moon niya, yung lock niya mismo, wala na sa tamang hulog yung timing kasi nga, napudpud na. So kaya pag i-start ng makina, matagal na siyang sumipa o tumiming kasi nga wala na dito. So wala na sa timing, kaya sabi ko na kanina ay yung timing niya, pag gano'n ang sistema nagwawala na, so hindi na siya andar ng maayos kasi wala na sa wastong timing. Okay, simpudpud na siya. So yan ang nagiging problema. Yan ang pointers guys kung bakit nagkaroon ng issue na ayaw nang humatak, walang power at walang arangkada at talagang namamatay yung makina kasi wala na sa tamang timing. Okay, so yun ang mga pointers guys. So makikita mo lang talaga yan pag tinanggal mo na ang ano, place na talaga, kita mo naman. Dapat yan dito yan eh, ang layo na kausin na, layo na. Okay, so yun ang mga basic pointers. Right, camera action. Okay guys, tanggalin natin guys yung mechanism ng kanyang piston. So magtatanggal na tayo ng buong system. Yun, tingnan natin yung ring, piston ring. Ayun oh. Wow. Kita niyo na dito. Dumikit na yung ano. Dumikit na yung tawag niyan, yung expander, yung piston na ano, o na piston ring. Kanyang pinaka oil ring guys, oil ring. Ayun oh, dumikit na. So ibig sabihin dahil sa dumi. Okay. So far okay pa naman yung ano niya, yung contra bearing.
ganito. Yan yung overheat ang ano, sa oil. Marking nga sana ako rin. Marking isa, sige. Okay, so paklasa tayo guys. Tanggal na natin yung mga makeup bulbs. So magtatanggal tayo ng secondary. Yan ang secondary guys. Okay. Patanggalin secondary para makuha mo yung main crank. Yun. Okay. Yun. Yeah. Okay, so far. Okay pa naman. Pero wala na talaga naman. Buto na siya, no? Sunog na. Yan, yeah, guys. Marado, no? Marado na gano'n. So, ayan na yung ano. Yung thrust washer nito. May clearance rin yung thrust washer. Yun. Wheel seal. Pwede ba tanggal? Yun o. Baho na. Baho ng amoy. Amoy, ano, amoy sunog talaga siya. Okay, so ayan na yung mga parts natin na, ano, kuha. Talagang ano siya, overheat talaga. Nag-overheat dahil sa oil. Ito yung filter niya, oh. Kita niya naman yung filter nito. Ano. Ayan o, oh, nabaraha na halos yung... Marado yung mga butas ng linya ng oil. Marado, yung mga piston ring. Ayan guys. So, grabing linisan to. Okay, yan ang naging cost na tatawag na ano? Dito sa ano? Ay, main bearing. Ano? Oh. Main bearing, oh. Butas, oh. Yan, oh. Yan, oh. Dapat yan ito. Dapat to. Meron tong butas. Ano? Nabaraha na. Tignan nyo. Kuha tayo isa. Sample. Yun. Oh. Yan, oh. Pero ito sa kanya. Wala na. Para na. Dito, tingnan nyo, yun o, may kanal yan, may katla. Yan o, para yung oil dyan nadaan. Dito, wala na. Bukas na isa guys, para makita natin kung ano mangyayari. Yan o, tingnan nyo, tuyo o. Yan o, diba, natuyuan siya. Ibig sabihin, pag tuyo, ibig sabihin, wala nang oil dumadaloy. Kaya, ganyan ang nangyari, nagkaroon na siya ng overheat. Ganun din sa kabila. Sa kabila, medyo okay pa. Ayan o, kita nyo, marado. So yan ang naging cost. So ang gawin natin, second part is mag-overhaul kami. Pero lilinisan muna ito guys, para pag in-overhaul natin, malinis siya ulit. Okay? Okay, so yun lang guys. Maraming salamat. Shout out sa ating lahat, sa mga banggitang mekaniko, sa mga bagong mekaniko, sa mga unit owner, at sa lahat ng mga followers ko at subscriber. So God bless inyo lahat guys. So bye bye, share it, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.
Yeah.